everyone, it's me again, Catherine. And for today, panibagong product review na naman yung gagawin ko. And yung product na gagawan ko ng review is napaka-sikat niya ngayon sa TikTok. Nag-trending talaga siya and madami nang sumubok nito. Pero syempre, di tayo magpapahuli, di ba? Kasi nga, uso siya. So gusto natin itry. Gusto natin try if effective ba sa balat natin. Kung totoo ba yung chismis, nakakaputi nga siya ng kilikili, ng mga singit-singit, ganyan. So, binili ko siya, guys. So, hindi siya sponsored. Binili ko siya kasi gusto ko talaga siyang itry. And tignan kung effective nga ba talaga or kung hiyang ba ako. So, if gusto nyo malaman yung product na ito, please keep on watching. So guys, if mapapansin nyo, nakaganito lang ako ngayon, hindi ako naka-t-shirt kasi ipapakita ko later yung kilikili ko. So, yung kilikili ko today is hindi siya ganun ka-okay. Meron siyang mga baby hair. So, if makita nyo na may buhok, huwag kayong masyadong ma-arty dyan kasi it's normal and normal lang naman talaga yun, diba? Tsaka kasi kapag nagwa-wax ako, gusto ko mahaba yung hair para isahang bunutan lang talaga. Tsaka para matagal tumubo. So, ayun. Huwag nyo judge yung kilikili ko if makita nyo na may buhok. Kasi, it's normal guys. Super normal lang nun. And, hindi nyo dapat ikahiya yun. Or, hindi nyo dapat pagtawanan. Kasi, normal lang naman talaga yun. So, mamaya papakita ko sa inyo yung kilikili ko. Yung aking Kelly. Kung ano na ba nangyari sa kanya. Ano bang ginawa nung product na yun sa kilikili ko. Effective pa. So, simulan na natin. So guys, ang product na gagawa natin ng review is walang iba kundi itong Queen K Sunflower Oil. Naging trending to guys sa TikTok and every time na mag-open ako ng TikTok, ito talaga yung unang bumubungad sa akin. And as a person na mahilig sa mga skincare, sa mga ka-artihan, sa mga ka-ek-ekan, tinry ko talaga siya as in binili ko siya kasi gusto ko talaga siyang masubukan. But before tayo pumunta sa pinaka-review ko about this product, i-explain ko muna kung ano nga ba ang benefits ng sunflower oil. Since madami na nagkalat dyan sa market ng mga sunflower oil, gusto ko muna i-explain sa inyo or gusto ko muna ipaliwanag kung gaano nga ba ka-importante yung sunflower oil or kung ano ba yung nagagawa niyan sa balat natin, napapakinis niya ba talaga or what. So, eto na. So guys, based on my research, ito yung mga benefits na pwede mong makuha sa sunflower oil. Una-una is napapakapal niya yung hair mo and napapakinis at napapaglow niya yung skin mo. Napapaputi niya yung mga dark areas dyan sa skin mo. And at the same time is nakakatanggal daw siya ng peklat. So guys, itong Queen K ng sunflower oil, ito naman yung kiniklaim ng product nila. Una-una is fights acne. Pangalawa, prevents sun damage. Pangatlo, prevents infections. And number 4, moisturizer. Number 5, prevents wrinkle and dark circle around the eye. And number 6, reduce premature signs of aging. Number 7, control frizzy hair. Number 8, conditions hair. Number 9, prevents breakage. Number 10, prevents tightening of hair. And number 11, prevents arthritis. And lastly, skin whitening. So, ayun guys yung mga kiniklaim ng Queen K Sunflower Oil. Unang-una is hindi ko siya tinry sa acne ko kasi medyo sensitive yung skin ko. And ayoko naman nang ilagay pa sa kapahamakan yung skin ko sa product na hindi ko naman sigurado if hiyang ba ako. So, hindi ko siya tinry sa acne ko, hindi ko siya tinry sa face ko. So, hindi ko masabi kung effective ba siya sa mga acne-prone skin. And, prevent sun damage. Actually, kasi ginagamit ko lang to guys sa kilikili ko lang talaga. Since napansin ko sa TikTok, ang sabi nila doon, nakakaputi daw talaga ng kilikili itong Queen K Sunflower Oil. Pero based on my experience, tinry ko siya for 2 weeks. And kung mapapansin nyo guys, is hindi ganun kadami yung nabawas. As in, ayan lang. Yung product is haabot hanggang dito. Ayan, hanggang dito. Pero ito lang talaga yung nabawas. Actually, kumti lang talaga kasi nung first try ko guys, medyo wala pa akong napapansin na pagbabago. Then yung mga siguro third day or fourth day, napansin ko na parang nagkakaroon ng shadow yung kilikili ko. So, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung mga hair para talaga mapansin ko if umiting ba talaga yung kilikili ko. So, after siguro ng mga one week ng pag-wax ko ng kilikili, napansin ko na nagkaroon nga talaga siya ng shadow. So, nung time na yun guys, medyo ginamit ko pa siya eh. Kasi gusto ko talaga siya mabigyan ng justicia. Gusto ko talaga makita kung
magiging effective ba siya sa akin. So, as in mga 2 weeks, kung mapapansin niyo, kaunti lang yung, ano, yung nabawas. Kasi, guys, kahit kaunti lang yung ilagay mo, kahit ganyan lang, ayan, kahit ganyan lang, guys, super, ano na niya, tagdan super, a little goes a long way, ganun. Kahit na konti yung ilagay mo, mabe-blend mo siya ng maayos yung skin mo. So, hindi siya magastos, guys. Yun yung pinakagusto ko dito, hindi siya magastos. So, kapag gamit mo to, guys, siguro magtatagal to ng 5 months sa'yo or 6 months. Depende sa paggamit mo. Kasi ako naman is saklik-klik ko lang siya ginamit. And for 2 weeks na ginamit ko siya, guys, is ang napansin ko lang talaga sa kanya is hindi niya gaano napaputi or napalighted yung kilikili ko. Kasi yung kilikili ko before, if makikita niyo dyan sa screen, is merong kaunting shadow. As in, kaunting shadow lang talaga. Hindi pa siya ganun kaitim. So, nung after ko siyang ginamit, ayan na yung kilikili ko, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ayan yung kilikili ko after 2 weeks na paggamit ko siya. And ang napansin ko pa dito, guys, is every time na magwawax ako, sobrang bilis tumubo ng mga hair. So, yung napansin ko yun, guys, is nagbago yung isip ko. Hindi ko na siya tinry sa kilikili ko. Kasi parang napansin ko na parang umiitim yung kilikili ko. And super tagal ko inalagaan, guys, yung kilikili ko. And ayoko naman ng super umitim pa siya. So, as in, tinigil ko siya agad-agad. So, ang ginawa ko, nilagay ko na siya sa hair ko. So, if mapapansin niyo, may mga baby hair ako ngayon dyan. Kasi ginagamit ko siya, guys. Hindi ko siya palaging ginagamit kasi ayoko yung matutulog ako na parang pag-gising ko malagkit yung buhok ko. Ayoko ng ganong feeling. So, depende, guys, sa mood ko kung kailan ko siya gagamitin ulit sa buhok ko. Pero tinry ko siya sa buhok ko siguro 4 days, 3 days. And, ayan, may mga tumutubo ng baby hair. So, bihira ko lang talaga siya gamitin. Pero, gagamitin na lang talaga siya sa buhok since nagsasuffer ako sa hair fall. And, medyo stressed din kasi ako sa mga ginagawa ko ngayon. Kasi, madami akong ginagawa. Akads, tapos mga gawain bahay. Kaya, medyo stressful din ako sa side ko. So, ayun lang naman, guys. Medyo stressful ako sa side ko na kasi may business din ako, meron din akong ginagawa dito sa gawing bahay. Syempre, kailangan ko tulungan yung mother ko magligpit ng ganito, ng ganyan. Kailangan ko din tapos yung mga akads ko on time. Kaya medyo stressful talaga at hindi ko maiwasan na magkaroon ng hair fall. Pero dahil nga sa mga product na ginagamit ko, guys, kahit paano is natutulungan yung hair ko na kahit papaano mabawasan yung mga hair fall. Ayan yung kilikili ko today. Papakita ko sa inyo. Ayan, mapapansin nyo, guys, may shadow talaga siya dito. Ayan. And, ayan lang naman. Ayan yung nagkaroon ng shadow. Tapos kapag tinupin mo siya, makikita mo talaga na umitim siya. Before kasi, guys, kapag kaitupit mo yan, wala kang makikitang shadow. So ngayon, nagkaroon na siya ng shadow. Which is, medyo pinagsisihan ko. Kasi dapat di na ako nag-try sa kilikili ko. Since, medyo sensitive din yung kilikili part ko. Dapat di na ako nag-try ng mga products sa kilikili ko. Kasi, alam ko naman sa sarili ko na medyo sensitive din yung kilikili ko. So, ayun lang naman. Di lang naman napansin ko sa kanya, guys. Hindi siya naging effective sa akin. And one more thing pa, tinry ko rin siya sa butt area ko. Dun sa may kuyukot. Kuyukot ba tamang tawag doon? Super okay na, guys, ng butt area ko. As in, nag-lighten na siya before. Ilang years din yung pagsisikap ko para mapalighten siya. So, dahil lang sa paggamit ko ng sunflower oil ng Queen K, medyo nagkaroon din siya ng shadow. Pero hindi naman super, guys. As medyo nagkaroon lang ng shadow. Kaunti shadow lang naman. Kaunti lang naman. I mean, hindi naman gaano, pero nagkaroon siya ng shadow. Medyo minimal lang naman. So, nung napansin ko yun, guys, as in, agad-agad ko tinigil yung paggamit ng Queen K. Sa buhok ko na lang siya ginagamit kasi napansin ko na mas effective siyang gamitin sa hair ko compared sa skin. And one more thing pa is naglagay ako ng sunflower oil doon sa lotion ko. As in, ito yung, kumara, ito yung lotion, naglagay akong kaunti. And napansin ko na wala naman ako nakita ng gaanong pagbabago sa skin ko. Hindi ko siya sinasabay sa pagligo kasi ako yung tipo ng tao na ayoko yung after ko maligo is merong parang madulas sa skin ko na parang hindi nabanlawan ng maigi. Ayoko ng ganong feeling. So, hindi ko siya tinatry or hindi ko pa siya tinry gamitin habang naliligo ako. Yung nakikita natin ngayon sa TikTok na trending na naglalagay sila ng sunflower oil doon sa ano, sa bath salt. Doon sa, tawag doon? Nakimutan ko yung
tamang term eh. Pero ginagamit ko yun guys. At meron akong nandito sa bahay. Ipapakita ko na yung picture dito kasi nakalimutan ko yung tawag. Basta bath salt yun. And hindi ako naglalagay ng quinquain oil doon sa bath salt na yun. Kasi nga ayoko yung feeling na after maligo is parang merong madulas na something pa na parang hindi nabandawan. So ayoko ng ganung feeling kaya hindi ko siya ginamit kapag naliligo ako. Ginagamit ko lang talaga siya sa kilikili ko and sa butt area ko before. Pero now, is tinigil ko na kasi napansin ko nga nagkaroon ako ng shadow sa part na yon. So, ayun lang naman guys. And kung baka pinahin niyo ako sa dalawa, mas gugustuhin ko pag gamitin yung Baby Johnson Oil kasi yung talaga nagpaputi sa kilikili ko noon. So, bumalik ako doon guys sa paggamit. So, ginagamit ko na siya ngayon, yung Johnson Baby Oil, yun na yung ginagamit ko ngayon. And yun na rin ginagamit ko sa butt area ko. Pero I think medyo matagalan pa yung sa kilikili part ko na bumalik sa normal kasi, ayun, alam nyo na. So, I think pagbabalating ko na lang yung kilikili ko para kahit papaano is bumalik na siya agad sa normal, sa totoo niyang color. So, ayun na lang guys, napansin ko sa kinke. And hindi porket hindi siya naghihiyang sa akin. Ibig sabihin, pangit na yung product. Hindi naman ganun guys. Siguro may mga product lang talaga na hindi ako hiyang. Katulad sa inyo, may mga product na hindi hiyang sa inyo pero naging hiyang sa iba. Diba? So, siguro ano lang talaga, swertihan lang talaga sa mga product na tinatry natin. Pero, super thankful din ako dito sa Quinquain Sunflower Oil kasi kumapal naman kahit papaano yung buhok ko. Nagkaroon ako ng mga baby hair gel which is super okay sa akin kasi ayun, natatakot kasi ako na baka mawalan na ako ng buhok kasi nga yung hair fall sobrang lala talaga. Pero dahil na sa tulong ng mga product na ginagamit ko, kahit papaano is nalalesen yung hair fall. So ayun lang napansin ko guys sa paggamit ko ng Quinquain. Yun na naman yung pinaka product review ko about Quinquain. And ayun, may isa pa akong nakalimutan, yung amoy ng Quinquain guys is amoy mantika siya. And alam niyo yung amoy mantika ng canola oil. If meron pang canola oil dyan sa bahay nyo, ganun yung amoy ng Quinquain. Hindi naman siya ganun kasakit sa ino, pero if hindi ka fan ng mga amoy ng mantika, I don't think so na magugustuhan mo siya. Itong Quinquain sunflower oil is nagkakahalaga siya ng 180 pesos. Siguro, if hindi man naging effective to sa skin mo, baka maging effective to guys sa hair mo. Kasi katulad sa akin, may mga tumutubo ng baby hair. And ayun lang naman. Siguro ito try ko to sa ibang part, pero hindi na sa kilikili ko. Siguro ito try ko na lang dito sa mga mismong balat ko. I think di na maliitim yung mga ganitong part ng skin ko. Siguro di na ako maglalagay ng ganito sa mga sensitive area, katulad ng butt area, katulad ng kelly-kelly. Siguro hindi na ako maglalagay ng ganun. Pero if gusto ko ipag-glow yung skin ko sa part na ganito, siguro maglalagay ako nito. Since din naman medyo sensitive yung balat ko sa ibang part. Share ko lang na nagkaroon ako ng peklat dito sa bandang binte. Pipicturean ko na lang later tapos ilalagay ko dito sa screen. Nagkaroon ako ng peklat dito sa binti ko kasi nalaglagan ako ng bakal. Tapos, buti hindi tumama sa ulo ko, tumama siya sa binti ko. So, ngayon, hindi na siya ganun ka-visible kasi every night ako naglalagay ng sunflower oil ng Quinquain. And lastly, naging moisturized naman yung skin ko every time na maglalagay ako ng oil dun sa back area ko and dun sa may singit, nagiging moisturized siya. Yun nga lang, is hindi napaputi, pero kahit paano, is na-moisturized naman. And guys, pagdating sa packaging, wala akong masabi kasi super simple lang yung packaging nila. Ayan. And nakalagay dito yung description ng product nila. And at the same time, nakalagay din dito yung benefits ng product nila. And meron silang QR code ha. Super galing. I mean, parang sumasabay talaga sila sa uso. Yung Quinquain, sumasabay talaga sila sa uso. And may pa-QR code na sila. Super kaunti lang yung mga product na nakikita ko na may QR code. So, itong Quinquain, super, ang the best ha. Wala akong masabi, may QR code sila lang. Ayan. And for only 180, ganito na kalaki yung Quinquain sunflower oil na makukuha mo. Ayan. Ganyan lang siya kalaki. And a little goes a long way to guys. So, super tipid.
So guys, that's it for today. Ayun lang naman yung product review ko about sa Queen K Sunflower Oil. If papapiliin nyo ako between Johnson Baby Oil or Queen K Sunflower Oil, syempre pipiliin ko Johnson Baby Oil kasi yun talaga yung nagpaputi ng back area ko dati. Halos 2 years ko na yatang gamit yung Johnson Baby Oil. Yun talaga yung nag-alaga sa skin ko, sa kilikili ko, sa butt area ko, sa mga singit-singitan dyan, ang pangit pakinggan. Basta dun sa mga dark areas na meron ako, Johnson Baby Oil lang yung ginamit ko before. Halos 2 years na talaga, hanggang ngayon yun lang yung gamit ko. And I think gagamitin ko pa rin yung Pinky Sunflower Oil, pero sa hair ko na lang, kasi mas effective yung sunflower oil ng Queen K sa buhok ko compared sa skin ko. So ayun lang naman guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Kung bibili ba kayo ng Queen K, malay nyo maging effective sa inyo, diba? So guys, that's it for today. Sana nakatulong tong product review na ginawa ko para sa inyo. And please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell down below para lagi kayong updated sa mga next skincare review na aking gagawin. And I will see you all on my next one. Bye!